pugong biyahero gumapang at may lubid pa, ganito kahirap ang kanilang dinadaanan. Pagkalipas ng isang linggong hindi nakapag-vlog si Pugong Biyahero nang dahil sa hindi inaasahang pangyayari sa pamilya nila. At sinabi nga niya sa kanyang Facebook page na magbabalik na ulit siya sa pagbablog. Sabi pa niya back to normal na kahit kamamatay lang ng kanyang ate Charlene. Sabi niya kaya niya at kahit masakit pa, laban lang. Natuloy na nga ang plano nila Derek Franke na pupunta din sila sa Tarlac para mabigyan din ng tulong ang mga katutubong ETA. At sa upload niya kagabi, habang pinanood ko, ako ang kinakabahan sa kanilang dinadaanan. Napakahirap madamo, makipot ang daan, kabilaan ay bangin. Kaya kung magkamali sa paghakbang siguradong gugulong talaga. Sa lahat ng napuntahan niyang lugar sa Davao, may mahirap man nadaanan pero hindi gaanong matirik. At sabi pa ni Sir Paul, first time niyang naranasan ang ganun kadelikadong daan, gumagapang para lang hindi magkamali sa paghakbang. At may lubid din silang ginagamit para mas mabilis silang makaakyat sa bundok. At sa haba-haba ng kanilang nilalakad at sa napakahirap na daan. Sa wakas, narating nila ang kanilang pakay na lugar. At bilib din ako kay Pugong Biyahero sa ginawa niyang pag-akyat sa pinakamahirap na daanan. Makapaghatid lang ng tulong sa mga katutubong ETA. Mag-ingat ka lagi Sir Paul, lalo na sa lugar na pinupuntahan niyo ngayon, na napakahirap ng daanan buwis buhay nga ang inyong ginawang pagtulong sa mga kapatid nating ETA, naway ingatan kayo ni God lagi sa inyong mga lakad ganun na rin sa mga kasamahan mo. Mapanood ang full video sa YouTube channel ni Pugong Biyahero, bisitahin po natin ang kanyang channel, ganun na rin sa aking munting channel Elma's Vlog, pakisupport din po mga kababayan. Oh, nandito na kami ka. Grabe yung pa. Grabe na po kataas. Taas. Ayun mo. Nasa langit ba tayo? Grabe. Ayun mo. Ay!